Pagbati ng kapayapaan at tuwa sa inyong lahat at sa mga nakikibahagi sa banal na pagdiriwang na ito sa pamamagitan ng live stream dito sa Diocesan Shrine of Jesus the Divine Word ng Christ the King Mission Seminary, Quezon City. Tayo po ngayon ay nasa 17th linggo ng karaniwang panahon. Pamumunuan po ang ating banal na pagdiriwang ni Reverendo Padre Benigno Beltran, SVD. Tumayo po ang lahat para sa pasimula ng ating misa. Bayan muling magtipon, awitan ng Panginoon sa piging sariwain. Tas niya sa atin, bayan nating alalahanin, panahon tayo'y inalipin, nangalan niya'y ating sambitin, paanong di tayo lingapin, bayan muling magtipon, awitan ng sa piging sariwain, pagliligtas niya sa atin. Sa piging sariwain, pagliligtas niya sa atin. Sa ngalan ng Ama, na Anak, na Espiritu Santo. Amen. Ang biyaya ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos sa ang liwanag ng Espiritu Santo, na may sumayin niyong lahat. At sumayin niyo rin. Magandang umaga po sa inyong lahat. Tinalaga ni Pope Francis na ngayong linggo, araw na ito, araw ng mga lolo at lola. Kaya sabihin niyo muna sila, sabihin niyo mahal ninyo sila, na kinikilala ninyo yung kanilang pagmamalasakit. Ngayon, labing pitong linggo sa karaniwang panahon. Bago natin ipagpatuloy ang ating pagdiriwang, pagsisihan natin ang ating mga kasalanan. Ikaw ang banal na diwa na nagkatawang tao upang iligtas kami sa aming pagkakasala. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Namatay ka ng isang marahas na kamatayan sa krus upang mabalik kami sa kaharian ng iyong Ama. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaupo ka sa kanan ng Diyos Ama upang ipamagitan kami pagkatapos kang magtagumpay laban sa kamatayan. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng magkapangyarihang Diyos, patawarin ang ating mga kasalanan, patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Sa lupa'y kapayapaan sa mga taong kinalulugdan niya, pinupuri ka namin, dinarangal ka namin, sinasamba ka namin, ipinagbubuni ka namin, pinasasalamatan ka namin dahil sa dakila mong angking kapurihan, Panginoong Diyos, Hari ng Langit, Diyos Amang makapangyarihan sa lahat, Panginoong Hesukristo, Bugtong na Anak, Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, Anak ng Ama, Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw na nalulukluk sa kanan ng Ama, maawa ka sa amin. Sapagkat Ikaw lamang ang banal, Ikaw lamang ang Panginoon, Ikaw lamang, O Hesukristo, ang kataas-taasan,
kasama ng Espiritu Santo, sa kadakilaan ng Diyos Ama. Amen. Nalangin tayo. Manaming makapangyarihan, nililingap mo ang mga walang inaasahan kundi ikaw. Hindi maidarangal at hindi magiging banal ang sinumang sa iyo'y napapawalay. Dagdagan mo ang iyong kagandahang loob sa amin upang sa iyong pamumuno at pangangasiwang magiliw, mapakinabangan namin ang mga biyaya mo sa lupa bilang pagkakamit na namin ng makalangit mong pagpapala. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa ikalawang aklat ng hari. Noong panahong iyon, isang lalaking taga-Baal sa Lisa ang lumapit kay Eliseo. May dala siyang bagong aning trigo at 20 tinapay na yari sa unang ani niya ng seba. Sinabi ni Eliseo, "Ihain ninyo iyan sa mga tao." Sumagot ang kanyang katulong, "Hindi ito magkakasya sa 100 tao." Iniutos niya uli, "Ihain ninyo iyan sa mga tao sapagkat sinabi ng Panginoon, mabubusog sila at may matitira pa." At inihain nga nila iyon. Kumain ang lahat at nabusog, ngunit marami pang natira tulad ng sinabi ng Panginoon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magpupuring lahat sa iyo, O Poon, ang iyong nilalang. Lahat mong nililikha ay pupurihin ka't pasasalamatan. Babanggitin nilang tunay na dakila ang iyong kaharian at ibabalitang tunay kang dakila't makapangyarihan. Tanging Panginoon ang inaasahan ng tanang nabubuhay. Siyang nagdudulot ng pagkain nilang kinakailangan. Binibigyan sila ng sapat na sapat, hindi nagkukulang. Anupat ang lahat ay may tinanggap na ikabubuhay. Matuwid ang Diyos sa lahat ng bagay niyang ginagawa. Kahit anong gawin ay kalakip doon ang habag at awa.
Siya'y nakikinig sa handang tumulong sa lahat ng tao, sa sino mang taong patawag sa kanyang tapat at totoo. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Efeso. Mga kapatid, ako na isang bilanggo dahil sa Panginoon ay namamanhik sa inyo na mamuhay kayo gaya ng nararapat sa mga tinawag ng Diyos. Kayo'y maging mapagpakumbaba, mabait at matiyaga. Magmahalan kayo at magpaumanhiman. Magsumikap ninyong mapanatili ang pagkakaisa mula sa Espiritu sa pamamagitan ng buklod ng kapayapaan. Iisa lamang ang katawan at iisa rin ang Espiritu. Gayon din naman, iisa lang ang pag-asa ninyong lahat dulot ng pagkatawag sa inyo ng Diyos. May isa lamang Panginoon, isang pananampalataya at isang pagbibinyag, isang Diyos at Ama nating lahat. Siya'y higit sa lahat, gumagawa sa lahat at sumasa lahat. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo bilang paggalang sa mabuting balita. Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Nung panahong iyon, tumawid si Jesus sa ibayo ng lawa ng Galilea na tinatawag ding lawa ng Tiberias. Sinundan siya ng napakaraming tao sapagkat nakita nila ang mga kababalaghan na ginawa niya. Pinagaling niya ang mga may sakit. Umahon si Jesus sa burol kasama ang kanyang mga alagad at umupo roon. Malapit na doon ang pista ng Paskwa ng mga Hudyo. Tumanaw si Jesus, nakita niyang dumarating ang napakaraming tao. Tinanong niya si Pilipe, saan tayo bibili ng tinapay upang makakain ang mga taong ito? Sinabi niya ito para subukin si Pilipe sapagkat alam ni Jesus ang kanyang gagawin. Sumagot si Pilipe, kahit na po halagang 200 dinaryo yung tinapay, ang bilhin ay di sasapat para makakain ng tigkakaunti ang mga tao. Sinabi ng isa sa kanyang mga alagad, si Andres, na kapatid ni Simon Pedro, mayroon po rito isang batang lalaki na may dalang 5 tinapay na sibada at 2 isda. Ngunit gaano na ito sa ganyang karaming tao? Paupuin ninyo sila, sabi ni Jesus. Madamo sa lugar na yon. Umupo ang lahat, humigit kumulang sa 5,000 ang mga lalaki. Kinuha ni Jesus ang tinapay, matapos magpasalamat sa Diyos, pinamahagi sa mga tao. Gayon din ang ginawa niya sa isda. Binigyan ang lahat hanggat gusto nila. At nang makakain na sila, sinabi niya sa mga alagad,
Tipunin ninyo ang lumabis para hindi masaya. Gayon nga ang ginawa nila, nakapuno sila ng 12 tiklis. Nang makita ng mga tao ang kababalaghang ginawa ni Jesus, sinabi nila, tunay na ito ang propetang paririto sa sanlibutan. Nahalata ni Jesus na lalapit ang mga tao at pilit siyang kukunin upang gawing hari. Kaya muli siyang umalis na mag-isa patungo sa kaburulan. Ito ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang umaga po uli. At magandang hapon, magandang gabi, kung saan man nanonood yung ating online community of faith. Ang aking ginagawa para sa humili, Bible sa kanang kamay, newspaper sa kaliwa. So Bible muna. Pagkatapos na patapos kong magbisa rito, binabasa ko na kaagad yung gospel sa next Sunday. Tapos pagninilaya. Readings mula sa Biblia ngayon. Umapaw ang pagkain sa panahon ni Propeta Eliseo. Kahit ang kaniyang katulong nagsabi, hindi po magkakasya yan. Sa ikalawang pagbasa, sinabi na tayo magkakapatid dahil iisa ang ating ama, iisa ang ating pananampalataya. Pagkapatid mo nagugutom, hindi ka talaga tunay na busog. At sa Ebanghelyo, sabi ni Jesus, saan tayo bibili ng tinapay upang makakain ang mga taong ito? Sinabi niya ito para subukan si Pilipi dahil alam ni Jesus ang kanyang gagawin. Yan po, pagbasa. Philippine Star, baha sa kamay nilaan. Manila Bulletin, Delta variant. Philippine Daily Inquirer, nakalimutan na raw ang laki ng picture ng Laguna, Dubai. Konektado po lahat yan. At lahat yan, nagko-converts, nagkakatagpo, dinadagdagan yan ang threats to our food security. So something to do with the first and second reading and also with the gospel. Nanganganib na pagdating ng araw, wala na tayong makain. Threats to food security. Pero alam ng Diyos, sinusubukan lang tayo. Alam niya nakakayanin na natin yan eh. Nagbilagro na siya eh. Gusto natin kasi araw-araw magbilagro ang Diyos. Nagbilagro na siya eh. Binigyan niya tayo ng isang universe, a wondrous universe, kahanga-hangang sansinukob. Binigyan niya tayo ng planeta na tumutubo ang ating kinakain. Tapos gusto pa rin natin, kagaya ng mga Hudyo, maglupasay na lang tayo, parang si Huwad Tamat, hinihintay na mahulog yung bayabas, sa halip na akyatin, ganyan din tayo. Gusto natin, Panginoon, to ba to? Gawin mong tinapay araw-araw para hindi na kami magtatrabaho. Lapag naman sa ating pagkatao yan. Binigyan tayo, nagmilagro ang Diyos. Meron tayo mga synapses at axons sa ating prefrontal lobe, sa cortex ng ating utak. Napakabilagro na niyan. Hanggang ngayon, hindi alam ng mga scientist kung paano tayo nakakapag-isip. Ginagamit natin yan dapat para matiyak natin na mayroon tayong kakainin. Ito lang. Nasa New York ako ng 2019. Binisita ko yung isang vertical farm doon. Vertical farming ang ating kasagutan. Makikita ninyo sa picture. Pwede yan. Maraming container vans. Tapos, aquaponics.
5% lang ang tubig na kakailanganin mo dahil lagi niyang nire-recycle, nililinis, tapos paulit-ulit mong gagamitin. May mga styrofoam, buhay butas, hulog mo doon yung ano, yung pitsay na seedling, tapos tubig na ang mag-aano sa kanya. Lalagyan mo lang yung tubig ng mga nutrients. Kasi minsan, ang laki-laki niyan, wala namang nutrients para sa vitamina ng mga bata. Vertical farming. Pagdasal niyo. Kasi, pag may baha sa Calabarzon, tsaka sa Region 3, eh, magugutom tayo. Eh, darating pa, mas grabe ngayon ang bagyo. Habagat lang yan. Ang lalim na doon sa may Tayuman. Paghandaan natin ito. Gamitin natin ang ating utak. Let us use the tools of the fourth industrial revolution, artificial intelligence, drone technology, blockchain technology. Nagagamit yan eh. Kaya yun ang akin. Una, may threat to food security. Barahan mo yung threat na yan. Vertical farming, increased production among the poor people, the poor farmers na nagpapakain sa ate. Marami na kaming plano dyan. Titinda pa namin yan. Kausap ko yung mga ALS learners namin nag-graduate. Gagawin ko lahat. Online marketeers yan. Yung galing sa probinsya, kakabit nila sa e-commerce platform, makikita ang mga bata, titinda nila doon sa Divisoria, ihahatid pa sa mga bahay-bahay ninyo. Ang plano, mag-amazon.com kami sa Tondo. Dahil ang Facebook at ang Microsoft, kausap ko na pagdasal nyo, kaunti na lang. Gagastahan nila na lahat ng mga tao sa Tondo may 100 Mbps, may Wi-Fi signal. Tapos sabi ng BIFAR, Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, malapit sila sa Tondo, mayroong mga vapor darating, may mga isda yan, nakalagay din sa e-commerce platform yan, at bukas, magpipirmahan kami ni Secretary Dar, pumayag siya na yung digital currency na dinonate sa akin, pinangalanan kong Kusing. Wala ako kahit isang Kusing. Digital currency natin yan, hindi Bitcoin yan, hindi cryptocurrency yan, peg to the peso yan. Bibili ka ng 2 toneladang dragon fruit o kaya 1 toneladang rabbit meat mula sa General Tinio. Magbabayaran kayo online na lang. Gusto mo ng cash, mayroon kaming card na ibibigay sa'yo, may permission lahat sa Central Bank of the Philippines yan. Nagbilagro na ang Panginoon. Andyan na yan. Gamitin lang natin. Yan ang una na sasabihin ko. Para threat to food security. Sabi ng Panginoon, saan tayo kukuha ng pangkain yan? Panginoon, nagugutom na kami. Ang dami-dami ng pamamaraan. Bigay mo sa akin yung ginasta sa Dolomite. Walang magugutom sa Metro Manila. Gagawan ko lahat ng vertical farms ang bawat barangay sa Kamaynilaan. Andiyan na! Kulang na lang dito. At yan ang pangalawa kong sasabihin. Andiyan na rin. 8 billion people. 1 billion yan, nagugutom. Yung hindi, sapat ang pagkain. Nakakakain man, kulang sa nutrients, undernourished. Yung iba naman, obese sa mga developed countries. Sa Amerika lang, sinabi ko na ito sa inyo, kalahati ng tinatapon araw-araw ng mga Amerikano na pagkain, bigay sa Santo Papa, mapapakain lahat yung mga nagugutom na tao sa buong mundo. Katotohanan yan. Eh gusto natin magmimilagro araw-araw ang Panginoon para wala na tayong gagawin. So yan ang aking pangalawa. Una, science. Evidence-based. Tools of the fourth industrial revolution. Pangalawa, social justice. Samantalang obese, yung mga mayayaman na mga bata, namamatay sa gutom yung mga maliliit. Kalooban ba ng Diyos yan? Anong ginagawa mo para maibunsod ang social justice sa mundo? Ayaw marinig ng marami yan. Tambak ang sinabi ng Santo Papa tungkol dyan.
ayaw ninyong marinig yan, marami nagko-comment na ba't nakikialam yung pari na hindi politika yan. Every human being has dignity, has rights. The right to food security, kaya natin yan. Kung hindi kakamkamin, eh, tingnan mo si Jeff Bezos sa Amazon.com. Magti-trillionaire na yan. 27 people in the whole world. 8 billion. Yung lower 4 billion yan, pag ipunin mo yung yaman nila, equal sa yaman ni Jeff Bezos, Mark Zuckerberg, Bill Gates. 27 na tao. Eh dito rin sa atin, 400 families control the economics of the country. Basa kayo ngayon ng Bible kung anong gusto ng Diyos dyan. At ang pangatlo, nasasabihin ko, in line with what the Bible says, saan ka maghahanap ng pagkain para sa mga tao ngayon? 8 billion yan, 110 million Filipinos yan. Technology, social justice, repentance. Magbago na rin tayo. Halimbawa, 23 billion ata yung kolorete ng mga babae. Maraming magagalit sa akin na babae nito. Pero nagkakakanser kayo dahil yung inyong mga lipstick at saka mga... $23 billion a year ang pambili ng mga kolorete na minsan nagkakasakit naman kayo. Eh, sumusunod kayo pag may picture si Elizabeth Arden at saka si Maybelline at saka kung ano-ano pang nakalagay sa Vogue at Cosmopolitan. Diyan nangunguha ang mga babae ng kung anong maganda. Tanungin niyo ang mga lalaki. Marami diyang gusto, natural kayo. Ayaw na namin noong $500 per ounce na pabangunin niyo eh. Tama na yung amoy sabon na bagong ligo. Magalit na kayo sa akin. Walang kinakain yung iba, bibili ka ng may fashion show, may gown ka na $20,000. Kalooban ng Diyos yan. Huwag ako pagalitan niyo. Basa kayo ng Bible, tignan ninyo ang nangyayari sa buhay ngayon. Yan ang ating pananampalataya. So repent. Tignan ninyo kung tama yung values ninyo. Gusto ng marami i-baby sa humili na, oy, hintay-hintay ka lang dyan. God will have mercy on us. He already has mercy on us. We should do our duty. Mamamatay tayo. Kayo mga lolo at lola, tanda na kayo, kagaya ko, may lakas pa kayo eh. May influence pa kayo eh. Tignan natin itong food security. Yun ang topic ng Bible ngayon. Saan tayo kukuha para pakainin yung inyong mga apo at mga lahi ipang darating? Yun ipagdasal natin ngayon. Kasi itong milagro ni Jesus, konektado sa Eucharist. Sa Eucharist, walang mayaman, mahirap dyan. Basta malinis ang kaluluwa mo, wala nang pakialam ang Panginoon, come to me, all you who labor and are heavily burdened, and I will feed your souls. Yung pagkain ng kaluluwa kasama sa repentance na sinasabi ko. Huwag nang puro mga pasyonsyo at saka mga Balenciaga at saka mga Louis Vuitton ang ating pagtutuunan. Namamatay na tayo. Wala nang kinakain yung maraming mga anak ng Diyos. Saan tayo bibiling ng tinapay upang makakain ang mga taong ito? Ang kasagutan na sa inyong mga kamay. At sa inyong sagot, malalaman kung sinsero ba kayo sa pagkilala kay Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas. Magsitayo po tayong lahat ngayon. Pahayag natin ang lakas loob sa isang naliligalig na mundo at nanganganib
na si Jesus ang ating Panginoon at tagapagligtas. Sumasampalataya ako sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Hesukristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, ipinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may ikatlong araw na buhay na mag-uli, umakyat sa langit, naluklok sa kanan ng Diyos Amang makapangyarihan sa lahat, doon magmumulang paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng mga nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Panalangin ng bayan, mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos Ama, upang tulad ni Jesus, maging bukas palad at magpagpalasakit tayo sa mga kapatid na nating nangangailangan, lalong na ang mga nagugutom, sapagkat pag pinakain natin sila, pinakain natin si Jesus. Ang ating itutugon sa bawat panalangin, Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, dinggin mo kami. Pagkalooban mo, O Diyos Ama, ang Santo Papa, mga obispo, mga pari at diakono ng mabubuting kalusugan at karunungan upang masigasig nilang matulungan ang mga nangugutom at nangangailangan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Turuan mo, Diyos Ama, ang mga pinuno ng aming pamahalaan na ilaan ang yaman ng bayan sa kaiunlad ng ekonomiya, ikararami ng trabaho upang matugunan ang pangunahing pangangailangan ng mga tao. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Pagpalain mo, O Diyos Ama, ang mga kasapi ng Mission Society of the Philippines sa kanilang pagpupunyagi na ibahagi ang mabuting balita. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa ating mga lolo at lola, naway patuloy silang biyayaan ng Panginoon ng lakas ng pangangatawan, liwanag ng kaisipan, at tibay ng kalooban. Patuloy nawa silang makaranas ng pagkalinga at pagmamahal sa kanilang pamilya at tahanan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Tahimik po nating ipanalangin ang iba pa nating personal na kahilingan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Mapagbahal naming Ama, pakinggan mo ang panalangin ng iyong sambayan ng Kristiyano. Buksan mo ang iyong puso sa pagtangis na aming mga kapatid na nagugutom at nauuhaw, at tulungan mo kami na pakainin at painumin sila sa pamagitan ng aming pagpupunyagi at pananampalataya sa iyong banal na diwa. Hinihiling namin ito sa pamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Alay na ito ang tinapay na nagmula sa pagpapala mo, at tanggapin ang alak na ito, inuming inihain sa'yo. Mahal namin Diyos, inyong tanggapin ang munting
alay mula sa amin. Buong puso namin hihintayin pagpapala na aming hiling. Aming hatid, alay na ito, ang tinapay na nangula sa pagpapala mo. At tanggapin ang alak na ito, inuming inihain sa'yo. Mahal namin Diyos, inyong tanggapin ang munting alay mula sa amin. Buong puso namin hihintayin pagpapala na amin hiling. Magsitayo po. Manalangin kayo mga kapatid, pang itong ating pag-aalay ay maging kalugod-lugod sa Diyos namang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang mga alay na sa iyo rin nagmula at ngayon aming inihanda sa iyong dambana upang sa aming ginaganap na pagdiriwa, ang iyong paglingap ay maitaguyod sa tanan at magpabanal sa aming pamumuhay sa kasalukuyan, mag-akay sa amin sa ligayang walang katapusan sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Taas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Lubhang nabagabag ang kanyang loob sa pagkakamaliin ng tao sa sansinuko. Ayat minabuti niyang siya ipanganak ng birhing bukod mong pinagpala sa babaeng lahat. Sa labi ng imbing kamatayan, kami ay inagaw ng namatay mong anak. Sa pagkabuhay niyang muli, kami kanyang binuhay upang kaugnayan namin sa iyo ay huwag magwakas. Kaya kasama ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Naming banal, dapat kong purihin ng lahat ng nilikha sapagkat sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo sa kapangyarihan ng banal na Espiritu, ang lahat ay binibigyan mo ng buhay at kabanal. Walang sawa mong tinitipon ng iyong sambayan ng Kristiyano upang mula sa pagsikat hanggang sa paglubog ng araw, maihandog ang malinis na alay upang sambahin ang iyong pangalan. Ama, sinasamo naming pakabanalin mo sa kapangyarihan ng banal na Espiritu ang mga alay na ito na aming inilalaan sa iyo. Ito nawa ay maging katawan at dugo ng iyong anak at aming Panginoong Jesucristo. Noong gabing pinagtaksilan siya ng isa sa kanyang mga alagad. Samantalang naghapon ng kasama ang kanyang mga disipulo, kumuha si Jesus ng tinapay. Pasalamat siya sa iyo, Ama. Hinatiin niya yon. Binigay sa kanyang mga alagad at sinabi,
Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog ng dahil sa inyo. Sa ganun ding paraan, pagkatapos ng hapunan, kinuha ni Jesus ang kalis. Muli siyang nagpasalamat sa iyo, Ama. Hinati niya, binigay niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis na aking dugo, nang bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito, panglagi ninyo akong maalaala. Pagbunyin natin ang misteryo na ating pananampalataya. Ginugunita namin ang kamatayan ng iyong anak na sa amin ay nagligtas. Gayon din ang kanyang muling pagkabuhay at pag-akyat sa kalangitan. Samantalang ang kanyang pagbalik ay aming pinanabikan. Kaya bilang pasasalamat, ngayon aming iniaalay sa iyo ang buhay at banal na paghahaing ito. Tunghayan mo ang handog na ito ng iyong sambayan ng Kristiyan. Pagmasdan mo ang iyong anak na nag-alay ng kanyang buhay upang kami ay ipakipagkasundo sa iyo. Loobin mong kaming magsasalo-salo ng kanyang katawan at dugo ay mapuspos ng Espiritu Santo, maging isang katawan at isang diwa kay Kristo. Kami nawa ay gawan niyang handog na habang panahong nakatalaga sa iyo. Tulungan nawa niya kaming magkamit ng iyong pamana, kasama ng Ina ng Diyos, ang mahal na Birheng Maria, kasama ng mga apostol at mga martir, at lahat ng mga banal na inaasahan naming laging nakikitungo para sa aming kapakanan. Ama, ang handog na ito na aming pakikipagkasundo sa iyo ay magbunga nawa ng kapayapaan at kaligtasan para sa buong sandaigdigan. Patatagin mo sa pananampalataya at pag-ibig ang iyong simbahang naglalakbay sa lupa, kasama ang iyong lingkod na si Papa Francisco, aming obispo si Honesto, lahat mga obispo, mga pare, at iyong piniling sambayan ng Kristiyan. Dinggin mo ang mga kahilingan ng iyong mga anak na narito ngayon sa iyong mahal na harapan. Amang maawain, kupkupin mo at pag-isahin ang lahat ng iyong mga anak sa bawat panig at sulok ng daigdig. Kaawaan mo at patuloyin sa iyong kaharian ang mga kapatid naming yumaaw, lalong-lalo na ang mga namatay dahil sa COVID-19. Kaawaan mo rin ang lahat ng lumisan na sa mundong ito, mga mahal namin sa buhay, mga kamag-anak at kaibigan na nagtataglay ng pananampalataya sa iyo. Umaasa kami na magtatamasa ng iyong kaningningan na walang maliw, na dadampi sa bawat luha ng dalamhati, sapagkat kapag aming nasilayan ang iyong kagandahan, kami ay magiging katulad mo at sasamba kaming walang humpay sa iyo sa pamagitan ng aming Panginoong Jesucristo na siyang pinagdaraanan ng bawat kaloob mo sa aming kabutihan. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos namang magkapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin natin ngayon na mapasa atin ang kaharian ng Diyos, ang kaharian ng kapayapaan at katarungan ayon sa panalangin na itinuro sa atin ni Jesus, ang banal na diwa na naging tao.
Hinihiling namin, Panginoon, na iadya mo kami sa lahat ng masama. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan na palagian. Pang sa tulong ng iyong awa, lagi kaming maligtas sa kasalanan, malayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng muling pagbabalik ng tagapagligtas naming si Hesus Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Panginoong Hesus Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ng aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan kayo ng tandaan ng kapayapaan ni Kristo sa isa't isa. As we witness to our love and care to those in greater need, both near and far away, may we lead them back to you, all those who've gone astray. Yes, upanis vite donum patri. Nuestro amigo y compañero, siempre podamos responder a su llamada, siempre dispuesto a hacer tu voluntad. Tayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, pinagsaluhan namin sa banal na pakikinabang ang alaalang walang kupas ng iyong anak na nag-alay ng sarili niyang buhay upang kami ay maligtas. Pagkaloob mong ito ay magdulot ng pag-unlad sa ipinamana niya sa aming pagliligtas bilang tagapamagitan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin para sa mga lolo at lola. Ama naming mapagmahal,
Bukal ka ng buhay at lahat ng biyaya. Buong pagkalinga mo kaming itinataguyod sa bawat yugto ng aming buhay at binibigyan mo ito ng kaganapan kay Jesus na iyong anak at aming kapatid. Nagpapasalamat kami sa pagbibigay mo ng aming mga lolo at lola at mga nakatatanda upang maging aming gabay sa pagbabahagi nila ng kanilang mayamang karanasan at karunungang natamo sa pagdaraan ng mga taon. Pinasasalamatan ka namin sa kanilang patutuo ng iyong pananatili at pagkalinga sa bawat kaganapan at pagbabago sa aming buhay. Basbasan mo sila ng tuwa at kapanatagan ng kasiyahan sa mga bunga ng kanilang pagpapagal at ng tapat na pagmamahal ng kanilang pamilya. Patatagin mo sila sa pagtitiwala sa iyong mapagpagaling na awa sa harap ng mga pagkakamali at kasalanan ng panahong nagdaan. Maging maligaya nawa sila sa piling ng kanilang mga mahal sa buhay at mga kaibigan. Ipag-adya mo sila sa lahat ng panganib at kasamaan na magkukubli sa walang hanggang kapayapaan at galak sa iyong kaharian. Pagkalooban mo sila ng tiyaga at katatagan na pasanin ang krus ng sakit at kahinaan ng katawan. Tulungan mo silang tingnan ang kanilang mga hirap at pagtitiis bilang pakikiisa sa misteryo paskwal ni Kristo. Ipagkaloob mo sa aming kanilang mag-anak at mga kaibigan ang matatag na paninindigan at pananalig sa halaga at karangalan ng bawat tao na nilikha na iyong kalarawan at tinubos ng sakripisyo ng iyong anak sa krus. Makatulong nawa ito na lagi namin silang alalayan, igalang at mahalin. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Magsiyoko kayo samantalang ginagawad ang pagbabasbas. Ama naming mapagpala, nililingap mo ang iyong sambayanan kahit may mga kaanib na lumilihis ng landas. Pagkaloob mo ang pasyang magbagong buhay sa tanan upang lahat ay maging lalong matapan sa pagsunod sa iyong kalooban sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagpalain kayong lahat ng mapagmahal at makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglay ang kapayapaan upang Panginoon ay mahalin at paglingkuran. Salamat sa Diyos.